sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at 1 pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman, na natili si Maria kina Elizabeth ng 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hanga-hanga ang katapatan ni Ana, ang nanay ni Samuel. Matagal siyang hindi nagkaanak at kinukutya siya ng mga tao na siya'y sinumpa ng Diyos. Noong panahon, ang anak ay tinuturing na biyaya. Inaasahan ng mga babae na magkaanak. Kaya ang tanging pangarap ng bawat babae ay sila'y mag-asawa at magkaanak at kung maaari magkaroon ng maraming anak. Ito ay tanda na pinagpala sila ng Diyos. Inilabas ni Ana ang kalungkutan niya na wala siyang anak sa dambana ng Diyos sa Silo. Doon siya natagpuan ni paring si Eli. Nangako si Eli na ipagdasal siya. Dumating ang biyaya. Nagkaanak nga si Ana. Nung naawat na ang bata, dinala siya ni Samuel. Dinala niya si Samuel sa dambana kasama ng kanyang mga alay. Iniwan niya si Samuel sa templo sa pangangalaga ni Eli kasi naipangako niya sa Diyos na itatalaga niya sa serbisyo ng Diyos ang batang ipagkakaloob sa kanya. Tinupad ito ni Ana at ginawa niya ito ng magaan sa loob.
puno ng pasasalamat at papuri sa Diyos ang kanyang puso na siya ay nag-aawit ng papuri. Ang awit na ito ang salmong tugunan ng misa natin ngayon. Ang awit ng papuri ni Ana ay may malaking influensya sa awit ng papuri ni Maria. Ang kilala nating Magnificat. Silang dalawa ay nagpupuri sa Diyos na kahit na sila ay mga hamak lamang, sila ay pinagpala ng Diyos. Sila ay dinadakila ng Diyos sa pagbibigay ng anak sa kanila. Ganito talaga ang Diyos. Itinataas niya ang mga nasa abang kalagayan at binabagsak niya ang mga makapangyarihan. Naranasan ng dalawang babaeng ito ang pamamaraan ng Diyos sa kasaysayan. Sa ating panahon ngayon, dahil sa ang Pasko ay masyadong na-commercialize, ang tingin ng mga tao na ang Pasko ay para sa mga may kaya at mayayaman lamang. Sila ang makabibili ng mga regalo, sila ang makakakain ng masasarap na pagkain, sila ang makakapagbakasyon sa panahon ng Kapaskuhan. Sa isa maikling salita, sila ang makaka-enjoy ng Pasko. Hindi naman ito totoo. Ang Pasko ay para sa mga mahirap. Kaya mahirap si Maria at si Jose noong isinilang si Jesus. Sa sabsaban pa siya isinilang. Ang binalitaan ng anghel sa pagdating ng Kristo ay ang abang mga abang pastol na kahit na gabi ay nagtatrabaho sa pagbabantay ng mga tupa. At si Jesus ay hindi dumating para sa mga mababait na mga tao kundi para sa mga makasalanan. At sa totoo lang, ang mga mahihirap na ito ay talagang generous. Kakaunting halaga lang ang kanilang naaambag, pero ito'y buong makakayanan nila, tulad ng balo na nagbigay ng dalawang kusin, pero iyan ang buong ikabubuhay niya. Alam ito ng Diyos, kaya sana matularan natin si Ana na magbalik handog sa Diyos. Ang anak na ipinagkalob niya ay binigay niya sa Diyos para maglingkod sa Kanya. At ang laki ng impluwensya ni Samuel sa kasaysayan ng kaligtasan. Sa kanya nagsimula ang paghahari sa Israel. Siya ang nagtalaga kay David bilang maging hari at salipin ni David nang galing si Jesus. O Diyos, mapahalagahan nawa namin ang mga biyayang natatanggap namin at kilala namin ito bilang iyong mga handog sa amin. Matuto din kaming magbalik handog na mag-alay mula sa mga kaloob mo. Maging generous sana kami tulad ni Ana na iyong lingkod. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish, Moonwalk, Parañaque City. Halina po bilang paghahanda sa Pasko, pagnilaya natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. So, nasa kasaysagan na tayo ng simbang gabi. After nito, Pasko. After nito, New Year na naman. Tuwing dumarating ang katapusan o simula ng taon, tayong mga tao, mahilig tayong gumawa ng mga listahan. Halimbawa, at the beginning of the year, gumagawa tayo ng listahan ng mga resolutions, yung mga balak o plano nating gawin sa loob ng bagong taon. Mga listahan na usually aalagaan natin ang ating kalusugan, magpapapayat, mag-exercise, magda-diet, mag-aaral na mabuti, magtatrabaho ng maayos. Maybe ang ating mga resolutions ngayong taon na ito, makakapag-abroad ako, makakagala ako, etc. Meron tayong mga plano at mga forecasts at nakalista yon sa simula ng taon. Pero pagpatapos naman ng taon, gumagawa rin tayo ng mga listahan natin. Minsan listahan ng mga bagay na na-achieve natin. Diba? Ano yung mga achievements natin o mga narating natin itong nagdaang taon, or, at mas common to, listahan ng mga regrets, listahan ng mga hindi natin nagawa, listahan ng mga hindi nangyari ayon sa plano, listahan ng mga bagay na sumablay o pumalpak talaga ng lantaran. Mahilig tayo gumawa ng listahan. At minsan, sa mga listahan na ito, lumalabas ang dalawang bagay. Una, marami tayong gustong gawin. At ikalawa, ang dami ring bagay na minsan imposible o mahihirapan tayong gawin. Sa ating mga pagbasa ngayong araw na ito, December 22, kasagsagan nga, sabi ko nga, na simbang gabi, habang papalapit tayo sa Pasko, may dalawang babae na nagpakita rin ang kanilang mga listahan. Sa unang pagbasa at sa ating salmo, si Ana, na siyang nanay ni Propeta Samuel, ay nagpalabas din ang kanyang listahan. Pero listahan ang pasasalamat dahil sa kabila ng kanyang pagiging baog
sa kabila ng kanyang pagiging unproductive o unfruitful sa buhay, ginawa ng Diyos ng paraan at naitawid niya yun at siya'y nagkaroon ngayon ng isang anak na inalay niya sa Diyos bilang isang lingkod, bilang isang propeta. At siyempre, sa gospel, yung pinakakilala at pinakatanyag na tinatawag nating Magnificat, ang awit ng papuri ni Maria, kung saan binabanggit niya, una, sino siya sa harap ng Diyos? Wala siya may pagmamalaki, wala siya may pagyayabang sa harap ng Diyos. Ang tanging alam niya lang, siya ay isang abang lingkod, siya yung lowly servant of the Lord. Pero sa kabila nun, ang Diyos ay naging napaka-generous sa kanya. At yung generosity ng Diyos ay hindi lang para sa kanya personally, kundi para sa lahat ng tao sa mundo, sa mga nahihirapan, sa mga nagdaralita, sa mga mabababa ang loob, sa mga taong nahihirapan, patuloy na nagbibigay ang Diyos ng pagpapala at hindi nauubos ang generosity ng Diyos para sa kanila. Dalawang babae, dalawang listahan, pero hindi na mga regrets, hindi mga bagay na pinagsisisihan nila o pinanghihinayangan. Listahan ng pasasalamat, listahan ng papuri, listahan ng mga bagay na ginawa ng Diyos para sa kanila. Ikaw, may listahan ka rin ba ng anong ginawa ni Lord para sa iyo ngayong taon na nagdaan at sa taon na darating? Ikaw rin ba may listahan ka hindi lang ng mga bagay na gusto mo hingin mula sa Panginoon, kundi ano yung mga bagay na nakita mong nangyari sa buhay mo dala ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos? Ngayong panahon na simbang gabi at papalapit na ang Pasko, let us make it a habit to list down what God has done. Ilista natin ano yung mga blessing na natanggap natin, ano yung mga surprises ng Diyos para sa atin. Pero at the same time, sana yung listahan din na yan ay maging listahan din ng ating pasasalamat. Dahil kung wala si Lord, hindi natin matatanggap ang mga ito. Kung wala si Lord, hindi natin maaabot ang mga blessings na ito. Kaya yun po ang ipagpasalamat natin sa Diyos ngayong araw na ito. Sa ating panalangin, manahimik tayo saglit. At siguro in a very short moment, ilista natin kay Lord ano yung mga pinagte-thank you natin, ano yung mga narating natin, ano yung na-achieve natin dala ng kanyang kabutihan sa atin. Diyos naming mapagmahal, narito po nakalista ang lahat ng mga blessing na natanggap namin sa iyo. Narito po, Lord, nakalista yung mga bagay na kung wala ka sa piling namin, hindi namin mararating. Panginoon, salamat po sa bawat biyayang dumarating. Dahil nakikita namin kung gaano kabuti at gaano ka mapagmahal ang kalooban mo sa amin. Lord, salamat po sa mga challenges, sa mga difficulties, mga hirap na dinanas namin. Tinuturuan kami maging humble, pero tinuturuan din kami na mag-persevere, magpursige sa kabila ng mga hirap ng buhay. Salamat, Lord, sa mga tao na dumating upang iparealize mo sa amin na nandiyan ka palagi, hindi ka nangiiwan, hindi ka nakakalimot. Panginoon, nawa sa pagpasok namin sa isa na namang bagong taon, habang naglilista kami ng mga resolution at plano namin, huwag namin kalimutan sana na ilista rin yung mga bagay na ipagpapasalamat namin at yung mga bagay kung saan nakita namin kumilos ka at nagdala ka ng laking pagbabagot biyaya sa aming buhay. Ikaw ang aming Panginoon na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.